And our last photo. Yeah. Oh. Nakita natin dun sa mixtape na meron kang very emotional moment playing sa NU nang dumating yung family mo. Can you tell us a bit more about that story? Wala talaga sa isip ko na andito sila sa Manila. Kasi sobrang focus ko sa game nun eh. Camilo Jello. So may mga rituals kami. May milk tea kami na tinatambayan, iniinuman. So tumatawag yung parents ko sa akin. Feeling ko talaga nasa bahay lang sila. Andun na pala sila sa bahay ni Coach Eric. Doon na sila natutulog. So, wala sa isip ko. Game kinabukasan, laro. Mga almost 3 minutes or 2 minutes na lang ng game. Yung wife ko, tinuro niya yung side kung saan yung tatay ko. So, sabi, yung tinuturo mo? Yung papa at mama mo andyan. So, hinahanap ko na sila. 2 minutes pa yun, ha? 2 minutes ang game, hinahanap ko sila. Tapos yun, nakita ko si Papa, napaka-emotional. No? Diba? Hindi pa tapos yung laro, umiiyak na siya, tapos nakita ko. Hindi ko din talaga mapigilan yung sarili kong umiyak. At syempre, alas half ng buhay ko, andito ako sa Manila, makikita ko lang sila minsan. December lang, minsan hindi pa ako nakaka-uwing Pasko. Glenn, ano ba yung story of how you fell in love with the sport? Paano ka ba nagsimula sa basketball? Nagsimula yan sa cartoons eh. Sa Slam Dunk, kung naalala nyo nun. Time ko yun eh. Slam Dunk talaga. Oo. Kasi, nung time ko sa Cagayan, wala kaming cable nun eh. So, ano lang, pili lang yung network. So, yun. Lagi ako nanonood ng channel na yun. So, lumabas yung Slam Dunk na cartoons. So, na-inspired ako. Eh, yung tatay ko nun, ano siya eh, talented siya eh. So, karpintero, driver. So, gumawa siya ng ring dun sa gilid na ng bahay namin. Hindi ko alam kung alam pa ng mga nanonood sa atin na kabataan ko ano yung Slam Dunk, Glenn. Pero, parang ibang basketball shows na yung mga napapanood nila eh. No? Oo, mukha din na siguro. 90s. Pero ito, tanong ko. Sino, kanino pinakamalapit yung laro mo? Miyagi, Mitsui, Sakuragi, Rokawa, o Akagi? Siguro kasi nung kay Akagi siguro. Kasi buong high school career ko, naging sentro talaga ako. Ito lang naman ako nag-wingman nung mga half nung college year. Tsaka na ako nag-wingman. LeBron. Crush talaga, sobra. Nang makita ko niya, yayakapin ko yun. Yun pala yung biggest reveal. Yun nandun sa dulo. Kung sino ang athlete crush ni Glenn. Hindi yun yung in-expect ko. Ako rin, Glenn, medyo nabigla kami dun, bro. Ma-explain daddy ko yun. Wish ko nga dapat andito pa siya para mas makita pa na yung pag-progress ng life ko. So. Oh, nice getaway by Khobuntin. Tautua passing inside to the smaller guy on that play. Here's Khobuntin off the glass. Glenn gets it. Everything ko, anong meron ako, pasalamat ako siya yung naging tatay ko. Kasi kung di rin dahil sa kanya, wala ako dito. Hindi ko ma-experience kung ano yung mga ginagawa ko ngayon. Sabi, Pops. Sigurado kami, Glenn, na nakangiti ang dad mo ngayon from heaven, you know, seeing the man, the father, and the basketball player you've become. Naabot niya ang kuan, naabot nila ang champion. Tapos, naabot sa niya ang kuan sa PBA. Proud PBA ko sa akong anak na inaanak siya. Pero, Glenn, dato sa surprise video. Ano naman yung naramdaman mo? Medyo naging emotional ka. Hindi kasi after 2 years nung pag-champion namin yung tatay ko, sumama kay Papa Jesus right away. So,
Tapos yung mama ko pa matigas ulo niyan kasi gusto ko nang kunin yun eh. Gusto na namin kunin. Eh, syempre, respect ko lang talaga yung decision niya. Ang gusto niya magstay pa sa Cagayan de Oro kasi una, andun yung mga kapatid niya, andun yung bahay namin. Tapos nagtatrabaho pa siya, iiwan yung trabaho niya kasi bata pa siya eh. Tapos syempre, siya na lang yung, baga meron sa akin, di ba? So, gusto ko siyang kunin. Respect ko na lang muna yung decision niya. Pero in the meantime, kukunin ko din sa tabi. Actually, marami pa. Yeah, marami pang gustong grabe yun, sabihin. Grabe yun, ha? And our last photo, yeah. Oh. So yung isang pinsan ko dun sa side ng mama ko, pangalan niya si Jerry. Siya yung laging kasama ko sa ilog na yan. Lagi kami naliligo ng ilog, kaya ganyan yung kulay na yan. Isipin mo, kasi yung bahay niya, kung yung bahay nila, nandun sa kabilang ilog. So, parang tatawid ka pa, sasakay ng bangka. So, ang ginagawa ko dyan, nilalangoy ko yun, papunta sa kanya. Tinatawid ko yung ilog din, papunta galing! Sa kanya. Oh, grabe. Grabe yung tsurang yan, yung batang yan. Sobrang enjoy yun sa Cagayan de Oro yung tsurang yan.